At muli tayong nagbabalik para sa another episode ng ating Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Dito nga sa bago nating episode, hayaan nyo kong ibahagi sa inyo ang short history ng Cubao. Tawagin natin itong Reminiscing Old Cubao. Panoorin nyo ito. Ang ating kabataan ay napaka-memorable at hinding-hindi natin makakalimutan. Panahon na wala pa tayong mga responsibilidad sa buhay. Siyempre, hindi pa uso ang mga cellphone noon kaya from school at matapos gawin ang homework, abala tayo sa mga larong hinding-hindi natin makakalimutan tulad ng Jolens, Luksong Baka, Piko, Saranggola, Tumbang Preso at marami pang iba. Isa sa mga pinakapaborito kong laro noon ay ang gagamba, patintero at tagu-taguan. Ang buhay noon ay simple lang, less complicated, ika nga. Sa mga ipinanganak sa taong 1960s to 1990s, you will surely get excited to take a trip down memory lane in one of the most unforgettable places during childhood, and that is Cubao. Bago pa man na-develop ang Makati at ang Taguig, Cubao had been the center of business activities in Metropolis. The place was overflowing with grandeur, especially with the completion of Araneta Coliseum in late 1950s, where the historic Muhammad Ali and Joe Frazier fight called Trila in Manila was held in 1975. Ang Smart Araneta Coliseum ay itinayo mula 1957 hanggang huling bahagi ng 1959. Idinisenyo at itinayo ni na architect Dominador Lacson Lugto at engineer Leonardo Unhunco Lugto. Binuksan noong March 16, 1960 at mula noong 1960 hanggang 1963, ang Coliseum ay tumanggap ng international na pagkilala at kinilala bilang pinakamalaking sakop ng Coliseum sa mundo noon. With many illustrious sports and entertainment spectacles happening in the dome, establishments quickly mushroomed around the area and transformed Cubao into a commercial hub. Hindi nagtagal ay mas maraming movie house ang nagsimulang sumibol sa kahabaan ng Aurora Boulevard mula sa intersection ng EDSA hanggang 15th Avenue, tulad ng National Cinerama, Quezon Theater, Cinema 21, Sampaguita Theater, Act Theater, Ocean Theater, Diamond Theater, Coronet Theater, Remar Theater at ang Alta Theater. Marami sa mga sinehan na ito ay itinayo sa pagitan ng 1967 hanggang 1974. Gayunpaman sa pagsasara ng mga sinehan na ito, ang mga likhang sining na ito ay matagal nang nawala o naiwan sa pagkasira. The Rustan's Corporation, the premier retailer of international luxury brands in the Philippines at that time, launched its Rustan Superstore in 1973 with local and international designer brands as well as a grocery supermarket.
Ang teatro ay unang binuksan noong May 27, 1967 bilang New Frontier Cinema Theater at itinuring na pinakamalaking teatro sa Pilipinas na may hindi bababa sa 3,500 na seating capacity. Ginamit ito hanggang sa huling bahagi ng dekada 1980, ngunit pagkatapos nito ay hindi na ginamit ang teatro. Dahil sa paglitaw ng mga home videos, pati na rin ang kompetensya ng mga bagong malls na may mga sinihan. Muli itong binuhay noong July 15, 2015 at pinalitan ng pangalang Kia Theater. Pag sinabing Fiesta Carnival, every kid's heaven, ang kauna-unahang indoor amusement park na nagbukas sa Cubao at merong iba't ibang kulay ng mga ilaw na makikita dito. Tayong mga kabataan noon ay tuwang-tuwa na makakita ng iba't ibang kulay ng mga ilaw. Kumbaga, ilaw pa lang, ulam na. Siyempre, napakaraming exciting rides at mga assortment of food stalls. Mamimili ka na lang kung saan mo gusto. Sa katabi ng Coliseum, there you can ride the famous roller coaster, caterpillar rides, Ferris wheel at bump car. Sino ba sa atin ang makakalimot sa COD and its famous Christmas mannequin show? COD opened its door as a small department store and the idea of having a show is to attract the customers, which later became a Christmas tradition of many Filipino families to visit every year. Orihinal na pinangalan ng Coliseum Farmers Market and Shopping Center. Ang mall ay itinayo noong 1967 at binuksan noong 1969. Ang mall ay idinisenyo ng Filipino architect na si Antonio Sevilla Sindyong kasama si Fernando Hison Ocampo na nagdisenyo din ng Ali Mall. Ang mall ay nag-host ng maraming mga commercial na establishmento, kabilang ang Farmers Market, bilang isa sa mga orihinal na nangungupahan sa gusali. Hanggang sa 1975, ang Farmers Market ay inilipat sa kanyang bagong lokasyon na matatagpuan sa kabila ng mall. Ang mall ay pinalitan ng pangalan na New Farmers Plaza Shopping Center noong 1980s at inayos noong 1999, kasunod ng pagbubukas ng Araneta Center Cubao MRT Station. Napakarami nang nagbago ngayon sa Cubao. Gayunpaman, we have to accept the fact that change is the only constant thing in the world. At maraming mga pagpapaunlad upang buhayin ang maluwalhating nakaraan ng Cubao. Ito yung Expo Filipino noon, pero ngayon abandon na lang siya. Hi guys, so nandito na nga tayo sa Cubao. Ito yung Farmers Market. Ayan. So busy ngayong araw ng Sabado. Yan yung bagong Gateway Mall 2.
Okay, so ito na mismo yung Gateway Mall. Ito yung dating COD guys, na ngayon ay Save More. Ayan. Dito na tayo sa Isitan, Cubao. So ito na yung Aurora Boulevard. So ito pa rin yung Aurora Boulevard. Ngayon matatanaw natin ang Diamond Arcade. Tapos ito yung Gateway Mall entrance dito nga sa Aurora Boulevard. And by the way, itong nasa likuran natin, ito yung Manhattan Heights. Ayan. Okay, so ulitin ko lang, Aurora Boulevard. So yung nasa harapan natin, yan na yung EDSA pag diniretso mo. Okay, so Aurora Boulevard pa rin ito guys ha. So, sino sa inyo ang mga nakapag-aral dyan sa Cubao Elementary School? Ayan, comment kayo guys. I'm sure marami sa inyo ang nakapag-aral dyan. So, dito nga sa Aurora Boulevard, then makikita natin ang lumang ACT Theater. And buhay pa rin pala siya hanggang ngayon. Ayan, so yan yung Aurora Boulevard. Tapos dito, yan na yung EDSA. Ayan, EDSA na dyan. Okay, so ulitin ko lang, ito yung LRT Line 2. Yan yung papunta ng Antipolo, Marikina. Ayan, tapos dito sa kabilang side, papunta ng Maynila na yan. So ulitin ko lang, yan yung ACT Theater. Tapos ito yung EDSA. Ito yung EDSA. Northbound. Okay, so tumawid na tayo ng footbridge. Nandito na tayo sa kabilang side. Okay, so doon tayo galing, oh. So dito sa kabilang side, yan na yung papunta ng Espanya, Divisoria.
Okay, paalis na tayo dito sa Cubao, and maraming maraming salamat sa inyo na parating nanonood dito sa ating vlog. And I hope na meron kayong natutunan kahit konti. Ayan. So again, maraming maraming salamat. I'll see you again on our next vlog. I'll never be the same because of you. I'm changed for the better, and I just can't explain what it is you've done to me. You walked me down the pavement right up to my